Hello mga ka-GRM, so kakauwi ko lang galing sa work and may dala po akong rice. So ito po yung rice na to is ano po, sobra po namin sa kitchen kanina kaya dinala ko po. So ito po yung gagawin ko nito. Ayan, ibabalot ko po siya. Ibabalot ko po siya ng sakto lang sa dami or sa ano, sa maubos po namin na isang kainan. Ayan. Ibabalot po namin ito. Tsaka, pagkakain kami, kukunin lang po namin sa freezer. Then, yun na po yung iinitin namin sa microwave. So, nakaganito po siya, mga ka-GRM. So, ayan. So, medyo madami-dami yung magawa ko this time. Kasi medyo madami po yung nadala kong pagkain. Or, nadala ko pong kanin. So, ayan. So, ganito ginagawa dito sa Japan kasi most of the Japanese people, ano siya ka ng very hardworking. So, hindi na sila masyado nagluluto every morning. Kaya, ayan, naglalagay na lang sila ng mga pagkain sa ref. Tsaka, initin na lang po pagkakain na. So, ayan, nakaganyan po siya. So, naka-organize talaga siya kasi yung nanay ko, iba talaga dito sa Japan. Parang hindi dapat pinadali yung trabaho kahit na kami-kami lang kakain. So, kailangan naka-arrange or nakaayos talaga siya. Naka-ano talaga sa paglagay. Maganda tingnan. Nasanay talaga yung mga Hapon. Kaya, minsan yung nanay ko natatawa sa ginagawa ko. Kasi minsan, kahit sa pagsampay ko ng mga damit, mabilisan. natatawa siya kasi nga po na dala ko yung ugali ko na Pinoy na parang ano lang sampay mo lang okay na dito kasi dapat nakaayos talaga siya. So ayan, nakatatlo na po ako. So ganyan dito ginagawa and syempre pwede din siya lagyan ng mga ganito sa Japan. Ayan, ito po yung tinatawag nila mga onigiri guys.